Welcome guys sa first video ni Nick Nock Talk ngayong 2024. Okay? So, kanina nagpunta tayo sa Green Hills para mag-hunt tayo ng mga items natin, pero medyo konti lang nakuha natin and gusto ko lang sana mailabas kagad yung video, no? Kasi ito yung una nating video ngayon 2024. Actually, may nakuha na ako nito nung last after Christmas, kaso dumating lang nung 30, sakto, I think 31 or 1, okay, nasa bakasyon tayo. Kaya ngayon lang natin nakuha. Tapos may nakuha tayong dalawang pop dito. Yung isang pop dito is galing din nung, I think after Christmas, no? Sa isang bidding. And then, sayang di umabot yung isang binid natin, no? Although, nakuha natin kaso wala pa dun sa branch ng Big Boys. Pero still, makikita nyo rin yun pag nakuha ko na. Okay. So, ayun, medyo konti lang daw itong haul natin ngayon. Ngayong video to. Pero, may pag-usapan tayo tungkol sa isang pop na nakuha natin, no? Medyo maganda yung ano natin ngayon. Ang gain natin ngayong value, kasi medyo magaganda yung price na nakuha natin at medyo magaganda rin yung value ngayon ng mga pop na nakuha natin. Okay? So, start muna tayo, no? Dito sa nauna sa bidding, no? By the way, ang total natin ito na nakuha natin isa sa 2,000 pesos lang. No? Pero mamaya makikita nyo kung gano'ng kalaki yung value na nag-gain natin dito sa mga haul natin. Okay? Yung natin nakuha sa auction, no? Bidding ng Big Boys, itong si Ray Stan ng Ghostbusters, Dr. Ray Stan, no? Gusto ko siyang kumpletuhin eh, pero parang nagdadalawang isip ako, no? Medyo ano to eh, nakuha ko maraming residue na sticker, pero natanggal na natin yan, no? Yun sa atin kanina at natanggal naman natin, no? So medyo maganda yung box na kung makikita nyo, pero meron ditong ano, kita ba? Ito to, may Chris dito, kita ba? Yan. Makikita nyo. So, yun lang naman. Pero, I'm planning to collect na to, siguro. Maganda lang isip ko, pero parang gusto siya kompletuhin na, no? Si Ray Stan. Mura ko lang nakuha to as very, very steal price, no? Since sa auction galing to. Kaya, for me, it's a steal deal, no? Nung nakuha natin to. By the way, si Dr. Ray Stan's, okay, ng presyo ngayon nito is nasa, ang PPG Valentine is $20, no? Ganda. So, kung malalaman nyo kung magandang ko ito, very, very, very steel. Ang ganda. Oh. Gusto ko sila kumpletuhin sana eh, no? Gusto ko sana sa Soda eh, pero kung pag natripan natin, nakakuha pa tayo nung nakumpleto natin yung Ghostbusters na yan. Actually, yung Ghostbusters lang, kahit yung sila Slimer. Pero gusto ko muna 10-inch na maano eh, na stay pop. No? Pero kung nakumpleto natin, why not? Okay? So, ito yung una, si Dr. Raymond Stans. Okay? Sino ba gunap dito? Si Bill Mayer, si Peter Bateman eh. Umutang ko na eh. Pero sana kompleto natin to na. Okay? Tapos, nagpunta tayo sa Field Bars. Ikot-ikot ako doon. May nakikita ako. Hindi ko sila actually kiyala, pero medyo pamilyar sa akin yung nakuha natin to. Alam ko wrestler to, no? Pero wrestling, pero I don't know kung WWE. And then, I researched isang from YouTube. Na-operan lang pala. I don't know kung natuloy. Pero sa, ano to eh, sa bandang Japan. Japan yung sila. Naging champion sila. Tag team champion. Yan, no? New Japan Pro Wrestling, King of Sport, no? Ano siya sabi ko, itong tupak na the Young Bucks. I don't know kung nasa double nito or kung ano man, pero it's a very cool to find na ganitong klaseng pop na kakaiba, bira mo makikita, no? Kung medyo matagal lang tayo nag-hunt, pero ngayon mo lang na come across itong ganitong klaseng pop, no? So, it look cool, kaya ako siya kinuha. At saka mura to. Medyo naka 50% off to. Kaya nakuha natin to. Ano? So, ayun ako kung tatago ko to sa collections. Pero, sayang kasi. Kaya, alam ko medyo may price to. Especially nito itong dalawa to. Alam ko nag-champion na to. Ano? Ayun ako natuloy yung deal. No? Sa mga wrestling pa naman, paki-comment down below kung nag-WWE na sila or still nandun pa rin sa New Japan. New Japan Pro Wrestling. Wala akong idea sa New Japan Pro Wrestling at sa WWE. Wala lang update. Simula nung hindi na nanonood ng WWE. By the way, itong tupak na to, no, ang currently PPG price niya is nasa $37. Maganda naman yung box niya, no, para sa 2018. Medyo 4 years na, no? Mga 4 years na. Meron lang siyang creases dito.
Kita ba? Dito, parang hindi siya crisp, parang sa factory yata. Kita nyo ba? Dito meron, tapos sa taas. Hindi masyadong kiti. Pero yun. Nakita nyo yan. Pero, I think dalawang version to. No? May isang version to na nakabalance sila. Sana makakuha tayo. Pero, gusto ko sana mag-resting, kaso baka maparami na naman. So maybe, mawalang isang parcel natin to. Pero, it's very, parang, unique, no? Na nakakita ko ng ganito. Kasi, ang tagal ko na umiikot sa mga tindahan, no? Nag-hunt. Pero, hindi tayo nakakakuha nito. Nakakita. So, nakakita tayo at nakasale, kinuha natin. So, talagang sulit-sulit to, no? So, ulit, itong 2-pack na Young Bucks is nasa $37. Okay? $37. And then, ito yung gusto kong pag-usapan natin. Natutuwa ako, nagkaroon ako, pero same time, malungkot tayo. No? Kasi bakit? Kasi itong pop na to, matagal na itong, nilabas itong 2023 lang. Pero grabe yung shoot up ng price ito kasi parang kukunti lang yung lumabas. No? At ngayon, makikita nyo dun sa shelves, no, ng mga Toyeras, Pilbars, Hobby Stocks, and even sa Bully Boys, ay kung saan sang mga legit retailer ng pang-upop sa Pilipinas, eh nagkalat siya, no? Ano yung sinasabi ko? Itong, nilagay ko siya sa, muna sa dito sa hard stock natin, ha? Siyempre, Boss Pro Plus itong gamit natin, no? Nilagay ko muna kasi as of now, ang trending buy nito is $125. Pero grabe kasi ito nung nilabas to, guys. Ang hirap kumuha nito. No, nagre-range to ng around 4, minsan 7,000, 10,000 binibenta. Kasi ang hirap kumuha. Tapos, after Christmas, nagulat kami, naglabasan ng napakaraming supplies ito. No? Personally, ako collector, hindi naman collector ng diehard, pero gusto ko lang magkaroon ng isang character per each sa One Piece. Kasi right now, sila yung pinapanood ko ngayon anime. Masaya ako nagkaroon ako, don't get me wrong, no? Masaya ako nagkaroon kasi ito nakuha ko to sa Bully Boys, no, ng 1-2, and I think sa Hobby Stock kung meron pa mga bouncy barriers makukuha mo na ito na around kulang 900, eh. And then sa Toyer Assets 1,000, no, don't get me wrong, ha? Masaya ako nagkaroon ako, pero ang masakit kasi nito, ma-apekto yung value niya kasi as collector, syempre pag kumukuha tayo ng mga collections tumataas, natutuwa tayo kasi pag mababa yung value. Siyempre parang okay lang sana bumaba yung value kung hindi nag-overstock. I don't know kung overstock o naipit lang to. Pero sa para sa mga nakakuha ng una, no, yung mga nag-pre-order na around 4,000, 7,000, medyo masakit sa kanila 'tong nangyari, no. Ulit-ulit, no. Hindi mo pa plastic. Ako ay happy na nagkaroon ako, pero sa value ng as collector, no, ay isang point of view dapat hindi nila ginagawa 'yan ganun kasi nasisira ngayon yung siyempre yung ano yung culture o kaya yung desire ng mga collector na magkaroon ng mga rare piece, no, sa nila. And hopefully maayos na ng Funko Pop yan kasi ng Funko Pop, sorry, ng Funko, no, kasi matagal nang naging issue nila yan na nag-overproduce, no. Kung to man is naipit, no, kung saan man, kung ngayon lang na-release or paano kung naipit kung saan, okay lang sana, pero kung na-reproduce nila to kasi since marami naghahanap, naglabas sila. Sana wag naman ganoon kasi kawawa naman yung mga collectors na nakakuha ng mga kasi iba pa rin yung feeling, guys, eh, pag yung siguro some of you magagalit sa akin, sinabi ko na nakakalungkot, no, at yung iba naman agree. Pero ako as collector, syempre, gusto ko yung kunyo-collect ko tumataas ang value. Ngayon ko naman nangyari dito kay Istoyastic, ba? Eustace Kid, no? Na 2023 WonderCon. Sana hindi intention yung nangyari, no. Sana meron na talaga nangyari na hindi maganda, naipit. Pero grabe kasi, guys, eh. Yung iba kasi nagpre-order na bumibili na 4,000, 7,000 tapos biglang baba sa market may mga 1,000, 'di ba? May mga 1,000. So nasisira ngayon yung ano, yung parang thrill nung pag-hunt ng mga rare items, no. Ako nga, sabi ko, baka one of these days makakita tayo ng mga mga rare na mga bago na bigla maglabasan, kagaya ng mga yung barko ni Luffy, no, yung si Going Merry, si Thousand Sunny, saka si yung kilo na Polar Tang, baka bigla magkaroon ng marami, eh kawawa naman yung mabumili, no. I'm not saying na wag ilabas yung mga yan, pero
sana wag niya lang sana magano mag ito mag mag-restock, no? Kasi nasisira yung value ng collection natin. Kasi kahit naman ako, kung may collection ako, no, gusto ko tumataas ang value niya. Yan ang naging problema ngayon ng mga collectors sa Funko Pop, yung Van Cucuit, because they don't feel the value nung kanilang kinukulit. Kasi, alam naman, hindi ko naman kung ikaw ay diehard collector ng isang bagay, okay na naman magkaroon ka, yung value kung wala sa'yo, doesn't matter. Pero, iba pa rin yung feeling na yung isang bagay na meron kayo is tumataas yung value. And yun naman actually ang bottom line ng pagko-collect, no? Bukod dun sa gusto mo yung character, gusto mo yung something na kino-collect mo, eventually nagkakaroon siya ng value, no? Sana magkaroon ng linaw kung ano nangyari dito sa stock na to, no? Don't get me wrong uli, hindi ako malungkot. Masaya ako, nakakuha ko, pero nalulungkot ako dun sa mga nakakuha ng mataas ito, kasi nga actually grail na to, no? Actually ang ngayon grail pa siya, kasi sa $125 pa siya, kaya siya nasa ano ko, nasa hard prop. Pero we expect the value this na bumaba sooner, no? Kasi sobrang daming stock ang lumabas ngayon. I don't know sa US kung bumaha, pero I just watch Gazelcast, no? Kila Boss Chris and Mama Heather, no? Pinicture nila to na sobrang dami, and they don't know ano rin nangyari doon sa stock nito, kung dalaway. Either sabi nga ni Sir Chris na baka mamaya ay nag-restock, and sabi naman ni Ma'am Heather is parang lang naipit lang or ngayon lumabas. Pero kung ano man yung nangyari, sana, diba, sana yung Funko na ano, is magbigay siya ng statement kung ano nangyari dito. Kasi nabifeel ko rin syempre yung sakit ng mga nag-collect nung una nito na kumuha ng mahal, no? Pero naintindihan ko na naman yung mga wala dati makuha, ngayon nagkaroon. Kaso sana maayos na ng Funko yung mga ganyang issues sa kanila, no? Kasi as collector, mahal natin yung Funko, mahal natin yung ginagawa natin. Sana yung community mas gumanda pa, at eventually mas maging thrilling pa yung pag-hunt ng mga collector. Kasi yun yung ako, yun yung na-enjoy ko, yung pag-thrill ng hunt. Kaya nga yung Godzilla na 10 inch na napanood nyo nung mga nakaraang video, masaya ako. Kahit sabi natin nakuha natin ng above ng SRP yun, pero still for me nagalak ako, kasi yung rarity niya, no, bihira mga quotes nakakuha ka, iba impact, eh. Okay, so yun po yung tatlo na nakuha natin. Sayang yung isa hindi ko nakuha. Maybe this coming week makuha natin yan at ma-features natin. Okay, so item cost po tayo, no? Ang item cost po natin is, nakuha natin to lahat, is 2,000 pesos lang, no? Mura, no? Hindi ko na sinama yung value to, kasi pag binenta naman natin to, I think yung binenta to, kasi kasama sa collection natin to, is hindi na sinama yun. So yung pop alone is 2,000 pesos yung item cost. And then ang ating value natin medyo malaki, kasi ito, dito pa lang, 125 na to. So, sulit na tayo, no? So, lumalabas, kinumpert ko sa peso, tinotal ko na yung tatlong yan, is 10,192. Kaya, lumalabas, gain tayo ng 8,192 sa unang haul natin ngayong 2024, this January. Okay? So, guys, kung nalilibang kayo, no, sa ating ginagawa right now, ngayon lang tayo nagkaroon ng saloobin tungkol dyan sa mga lumalabas na overstock na yan. Comment down below naman kung ano ang panahon nyo dun sa pagkakalabas na napakarami ni Istustas Kid, no? At maaari natin yan, mapag-usapan natin yan kung ano tayo ang panahon. Kung tama ako, paki-like naman ang video, at kung mali ako, paki-like pa rin ang video, no? Kasi hindi naman ako ganun expert pa sa Funko at sa mga item nito. Nag-start pa rin tayo, no? Medyo nagpapalaki pa tayo ng knowledge sa mga salarangan ng Funko Pop, no? Statue, medyo marami tayong alam dyan kasi matagal tayong collector ng statue, no? Pero ngayon right now, nalilibang tayo sa Funko at ito yung mga dinakuha natin. Kaya puro Funko muna yung ating re-review. Okay? So again guys, paki-like din po yung, like, no? Paki-smash din po yung subscribe button at ang ating notification bell para nagkaroon tayo ng mga videos na notify agad kayo. Okay? So yun muna guys. So very quick lang to. So ang ating first haul, medyo maganda kasi gain tayo. Okay? So thank you, no? Maraming salamat sa panonood. At see you on my next video. Bye guys. Keep it safe. Of course, nakalimutan ko sabihin, keep it safe and happy hunting. Bye guys. Thank you.